So, guys, napatunayan po natin sa vlog na to na ang Netflix sa iyong cellphone ay pwedeng screen mirror sa big screen like LCD na kagaya po nito. Ito po. Mag-sample lang po tayo. Play po natin. Yan po. Kung gusto niyong malaman kung paano, ipagpatuloy niyo lang po ang inyong panonood sa vlog na to. Hi guys, once again mga ka-Bloom, welcome back muli sa ating YouTube channel. And guys, our vlog for today is paano ba natin screen mirror yung ating Netflix sa cellphone. Ito po yung cellphone natin, may Netflix po yan. Gamit ang ating HDTV cable na nabili kay Shopee. So yun nga guys, ituturo natin to para at least doon na kayo sa big screen manonood ng inyong Netflix instead of sa maliit na screen ng inyong cellphone na kagaya po nito. So doon na sa big screen na para mas ma-enjoy nyo po ang panonood ng inyong Netflix movie. And then guys, hindi natin po kailangan ng internet connection or internet wifi sa ating gagamiting TV. Kahit ordinary LCD po yan or LCD monitor, basta may input po ng HDMI. Sa pamamagitan po nito, guys, magagawa po natin yung screen mirroring. So, without further ado, guys, umpisahan na po natin. Close-up look lang po sa ating gagamiting cable. Ang pangalan po nito is HDTV cable plug and play. Mabibili po ito kay Shopee or Lazada. Just type lang po yung pangalan niya or may ibang pangalan to, MHL cable. So, makikita nyo naman, ganito yung picture doon. Ganito po yung looks ng cable. Yan ho. So, check lang po natin yung port niya. Yung available na port niya, guys, is ito po. HDMI port. And then, sa magkabilang dulo, USB port na mail. Tapos, USB port na female. Yan po. So, yan. And then po, para magawa po natin yung screen mirroring gamit yung cable na yon, kakailanganin po natin yung charger ng ating mismong cellphone. Ito po. Una po natin gagawin guys is i-connect yung charger ng ating cellphone sa ating HDTV cable. Ito po. Pag-iwalin po natin yung charger ng cellphone. Tapos, una natin ikakabit itong cable. So, dito siya sa female. Yan. And then, yung pinaka-charger po, dito po sa male. Yan ho. Yan, ganyan ho. Dito sa micro USB, i-connect po natin yung ating cellphone na gagamitin. Yan ho. Ito, ipa-plug in po natin sa power outlet. And then ho, yung pinaka HDMI niya, ito po yung i-connect po natin sa TV. So, yung HDMI na pinagkabitan natin is HDMI 2. So, sa TV mamaya, isi-select po natin sa HDMI 2. So, gamit ang remote ng iyong TV, guys, hanapin lang po yung source na HDMI 2. So, yun. Yan. Ang magiging itsura, guys, is ito po. Ganyan. Yan po yung pinaka-display niya pagka-plug-in mo po ng HDMI dun sa TV na gagamitin po natin. Bali po, QR code po yan. And then, nakalagay po dyan, scan QR code for use. Ang next natin gagawin po, kailangan po natin mag-download ng QR code scanner sa ating cellphone na gagamitin. Sa Play Store, puntahan natin. Tapos, mag-download po tayo ng QR code scanner. Na-download na po natin yung QR code scanner. After po natin makapag-download ng QR code scanner sa ating cellphone, isunod po natin i-download po itong apps na to. Ito po. Itong EasyCast app. Install po natin.
Ito po, na-download na po natin. So, ang una po natin i-open ay yung QR code scanner. Para po, ma-scan po natin yung QR code doon sa TV. Ito po. Yun. Na-scan agad po siya. And then, ipipress po natin yung share. At hanapin po natin yung EasyCast. Ito po. Press po natin ulit yung EasyCast. I-press po natin yung open in web browser. Yan po. And then guys, punta po kayo dyan sa lower portion. Ito po. And then, makikita nyo yung how to mirror using USB debugging mode. So, punta kayo sa setting ng yung cellphone. Hanapin nyo yung developer option. Tapos, USB debugging, and then, allow USB debugging. Paki-press lang po yung settings ng ating cellphone. Hanapin po natin yung additional settings. And then, hanapin po natin yung developer option. Ito po. And then, hanapin po natin yung USB debugging. Yan ho. I-on lang po natin. Yan. By the way guys, with regard sa pag-connect, if nagawa nyo naman ng tama yung USB debugging at ayaw pa rin pong mag-connect, paki-restart lang po yung inyong cellphone. So after nyo ma-restart, automatic po yun, magko-connect po siya. And then guys, kung nahihirapan po kayong mag-debugging sa inyong Android phone, ilalagay ko po yung vlog ko about screen mirroring without using Wi-Fi sa description box ng vlog na to, kung paano po yung full version ng pag-debugging. After nyo pong ma-open yung USB debugging sa setting ng yung cellphone, balik po kayo sa EasyCast na app. Ito po. And then, i-press po natin yung cable sign po sa taas. So, i-press po natin. So, nakalagay po dyan, please wait for a few seconds before screen mirroring begins. Pag failed po, pag time out, back lang kayo. Press nyo po dito. Sa bandang gilid, yung parang search icon. Yan. Ipapakita po ito. Use QR code to connect. Na-scan niya po agad. So, hintayin lang po natin. Yan po, guys. Mag-connect na po agad. Yan lang po. So, ito po siya, guys. Successful po tayo nakapag-connect. Ito guys, ipapakita lang po natin yung patunayan na kahit hindi nakakonect yung iyong cellphone sa Wi-Fi at kahit ordinary LCD lang yung gamit natin, basta na-i-connect mo na po yung HDTV cable na gamit po natin yung kulay pula, pwede pa rin pong mag-screen mirroring. Ito po, i-off po natin yung Wi-Fi. Yan. So ito, naka-off na. Check nyo po. Naka-screen mirroring pa rin po. Yan. So, maganda to sa mga kung meron kang movie na downloaded sa iyong cellphone at mga picture na gusto mong mapanood sa big screen. Pwedeng-pwede po. Yan. So, since guys, ang i-demo kasi natin is yung Netflix sa ating cellphone, is kung pwede ba nating i-screen mirroring sa big screen yung apps na Netflix, ito po, sa ating cellphone, pwede po nating screen mirroring sa big screen like sa LCD nga, yung demo natin, ito po. Yan. So, ang gagawin po natin muna, i-on natin yung Wi-Fi sa ating cellphone. Yan. And then, press natin yung Netflix.
key in lang natin yung password. Ito po. So, ito po siya sa cellphone. Check po natin. So, parehas lang guys. Ayan. Ito po yung setup ng ating cellphone. Nakakonect po siya. Ayan. Yun po. So, i-try po natin manood ng movie. So, yun guys. Sandali lang po yung gagawin po natin. Baka makapiright po tayo. So, yun guys. Baka sabihin nyo ho, hindi siya widescreen sa TV. Pwede po nating ma-adjust po yan through setting ng inyong remote sa TV. So, punta lang po kayo sa Home. Tanyo yung settings. Select nyo po sa wide zoom para maging full screen. So, depende sa ating TV guys, no? Ang TV kasi natin is Sony. So, ibang setting po siguro yung ano, yung ibang TV. Yan. Yan po siya. Wide screen. Parehas lang po. Yan. So, i-check po natin kung Netflix nga po yung naka-open sa ating cellphone. Exit po tayo. Yan ho. So, yan. Yan ho, napakaraming movie. Yan. So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang yung ating vlog for now. I hope na nakapagbigay ako ng kaunting information sa inyo about sa vlog na to. Maraming salamat po muli. And, bye!